Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, perang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube at sa lahat ng nakikinig po sa DZWB. Welcome to the program. Yes! Nay, Tay, Kapuso, ang bisita ho natin ngayong hapon ay ang nag-iisang Ay de la Sala. Thank you for guesting me here. It's a Holy Monday, kaya konting harot lang ako ngayon. Welcome to the program. Thank you so much, Ama. Sandali, nasabi mong kasi kay namamalagi sa Amerika ng maraming buwan, di ba? Yes, Ama. Buti hindi ka pa nagkakaroon ng accent. Oh, I have, but... Sige nga, subukan natin. But it's limited. Please, no. Not now. Yeah, sometimes I have, but not today. Why not today? Oh, because it's so difficult. Why is it difficult today? Oh, maybe, wag na. Wag na natin, Ama. Maawa sa akin today. Saan ba talaga si Miss Ai nakabase? Sa Amerika o dito? Yes, I'm based in San Francisco. Oh, charot! Ano po, taga San Francisco po kami. Tapos pag meron po kaming project, umuwi ako dito sa Pilipinas. Pero naka-base po ako sa San Francisco with my children and with my husband. Napakaganda kasi ng San Francisco rin, yes, di ba? Yes, Ama. At napakabuti ng iyong asawa at napakababait ng iyong mga anak. Oh, talaga. Di ba? Finally, super. It happened, Aileen. Yes, Ama. Isa yan sa so much super gift sa akin ni God, si Gerald. Hindi ko inasahan na ganun siya kabuting tao. Oh, ako rin. Ikaw din? Oo. Oh, oh. Oh, kasi syempre, usapan na nga natin. Oh, dahil hindi pa natin 'to natatalakay na dalawa. Kasi Ama, syempre ako bata, 'di ba? So guwapo, napakahusay mag-badminton. Guwapo. Star player. Pagdating sa court, hindi ka na pinapansin. Wala na kami lahat. Yes, siya lang ang naglalaro. Oh. Lasalista. Correct. Nagpiloto. So, diba parang so sabi ko, totoo naniniwala ako na ang mabuting asawa, bigay ng Panginoon talaga. Ako din. So ito, bigay ng Panginoon. And isa pa, provider, Ama. Yun. Provider. Yun ang pinaka-isa sa importante. Hindi nila alam na, diba, naku, si Ai lang ang bubuhay dyan, blah, blah, blah. Hindi po, sa Amerika po, siya ang bubuhay sa akin. Galing, no? Mm-mm. Oo. Galing si God. Answered prayers again. Yes. Oh, at hindi ka talaga humiwalay doon. Anyway, ito pa ang nais kong itanong. Kasi you're a PayPal awardee. Bago muna ang lahat, ano bang ibig sabihin yan? Ang PayPal awardee po ay binibigay ng Pope, ng Vatican, sa mga lay, sa mga ordinaryong tao na nakatulong sa simbahan. Tapos, and you got yours in 2016. Yes, Ama. Uh-huh. Pero pag PayPal awardee ka, ninominate ka muna. Ako ninominate ako ni Bishop Tobias and si Father Eric Santos, yung pong best friend ko. May responsibilidad ba ang mga PayPal awardees? I mean, do you have duties, for example? Wala naman. Meron kang i-aano doon na parang manunumpa ka na ito yung mga duties mo. And isa sa duties is ipaglaban mo ang Catholic Church. Ang simbahan. Yun, ang simbahan. And syempre yung pakikipagkapwa-tao mo. And syempre parang kahit pa paano, example ka na PayPal awardee ka. So yung mga ibang pagiging palaaway ko dati or yung pagiging dragon ako. Mm. Syempre babawasan mo na kasi nakakahiya rin naman, di ba? Dahil pinagkatiwalaan ka ng Santo Papa. Oo, na para bagang i-represent ang Catholic Church. Ang unang tanong ko talaga kay Bishop, pwede po ba ako magtangga? Sabi niya, pwede naman, kasi hindi ka naman santo. PayPal awardee ka lang. Pero, I thank you naman, Bishop. Pero may napansin, yun lang ang concern ko. Correct. Pero may mga napansin dito ang ating mga kasamahan. Nung bago kang awardee ng Santo Papa, medyo naging konserbatibo ka ng konti. Yes, Ama. Di ba? Nailang ka rin eh. Oo, mga 2019, okay na ako ulit. 2019, bumalik na ulit doon. Kasi binigyan naman ako ni Bishop ng go signal na basta naka-stockings ka lang. Okay. Ay, opo Bishop, hindi naman po talaga ako. Kailangan may stockings. Pero hindi ba sumagi sa iyong isipan na magmadre? Noon, gusto ko talaga magmadre. What stopped you? Hindi daw ako tatanggapin. Hindi nga. Oo, kasi may pamilya ako, May. Oo nga eh. Bawal pala yun pag may pamilya ka, hindi ka tatanggapin. Kasi ang dami mong sinubukan sa buhay mo.
nag-sales lady, nangarap mag flight stewardess. Ano-ano pang mapinagdaanan mo? Nag-secretary. Nag-secretary. Nag-sales lady, di ba? Correct, oo. Yung flight attendant, yung stewardess, bakit yun? Nakita mo? Kasi maganda yung uniform. Kasi at saka gusto mo yung lakad, di ba? Yung lalakad, tapos magaganda sila, matatangkad. Eh, noong mga panahon na yun, mga 1980s, ang mga flight attendant matataas. Eh, ang late ko lang, at saka diba? May lakad sila na kakaiba, saka no? Ang papayat, ang gaganda, beautiful. Eh, paano? Oh, pero hindi ka nagpa-practice noon? Yung hindi naman. Ayoko na umabot. Hindi umabot. Hindi. Hindi kita pa, pero yung lakad, may lakad ka. Nakakaiba. Oo, kaya... sample, may lakad ka. Hanggang ngayon, tinama, uy, akin na yung ano ko dyan, yung maleta ko. Kaya ang parati akong may trolley na dala. Kaya ako parati itatanong ko pa naman sa'yo yun, kung bakit lagi kang may trolley dala. Kasi nga, dream ko maging flight attendant. Ah. O, tinamo. Okay. Tinamo, ha? Kaya parati, okay, di ba, parati akong may trolley kahit hindi naman masyadong mabigat. O, wala lang bigat, eh. Oo, kasi tinamo, di ba, ang mga flight attendant, ganyan, tas ang gaganda, tas ganun. Chika, chubo. Di ba ganyan sila sa airport? Right. Tapos ang ganda-ganda nila. Oh, yeah. It's wrong, no? Oh, di ba? Ganun sila. Kaya ako feeling ko, flight attendant ako parati. I'm sorry. Ganun. Ganda. Bagay na bagay. Yun pala ang kwento. Yun ang kwento. Kaya parati hindi, ang ganda. Seryoso. I really wanted to ask you kung bakit lagi kang may... Truly. Kasi nga, Ama, gusto ko nga maging flight attendant. So ngayon, hindi na ako flight attendant. Tapos nakikichika ako dun sa mga ano. Nakikita ko na yung work nila. Mahirap din. Oo. Kasi yung mga puyat, ganyan. Pero hindi talaga na nakatadhana. Hindi, never. Di ba? Nakatadhana talaga ako para maging artista. Hindi, pero ito tanong, ano ang mga ilang mga himala na nangyari sa buhay mo? Marami. Kasi ang pinakamalaki ngayon para sa akin bilang ama, bilang kaibigan, si Gerald. Ay, yes. Totoo yun. I mean, what a miracle of love. Diba? But anyway, aside from Jet. Siguro, ang isa talaga, pati ito sinishare din to ni Brother Bo, yung showing ng tanging ina. Kasi, syempre, ito po yung launching film ko. Syempre, parati ako nagpe-pray sa baklaran, Mama Mary, sana po ganyan, sana po kumita, maging blockbuster po yung pelikula ko. Mama Mary, tulungan niyo po ako. Sana po, wag pong umulan sa showing day ng tanging ina. So, eto na, diba parating ganun prayer ko? Pray. Showing na, Ama. Naku, yes, excited ako. Pag-gising ko ganyan. Tingin ko sa ulap, Ama, ang dilim-dilim. Super dilim talaga. Parang, Lord, ano nang mangyayari ganyan? Sabi ko, wag umulan. Ba't parang uulan? Ama, hindi umulan. Signal number 3. Hindi 1, hindi 2. Signal number 3. May bagyo na malakas na malakas. Nakakaloko. Sabi ko, siguro hindi talaga ako pang bida, keme-keme, ganyan. Siguro talagang may ibang plano si Lord sa akin. Tapos, yun na nga, parang ang ginawa pala ni Lord, parang lahat ng tao, pinalabas niya. Tapos, biglang yung ibang mga tao pumunta sa mall na nood ng tanging ina. Kasi walang pasok. Yung pala yung way niya. Oh, naiyak talaga ako. I know. It became the biggest hit of that season. Hindi, marami pa, Ama. Marami pa. As in, maraming pa. Yan ang himala ng ating buhay. Yes, Ama. Halimbawa lamang bibigyan ka namin ang pagkakataong bigkasin ang iconic lines. Uh-uh. Pati natuloy ako sa S. Okay? Ni Ate Guy sa pelikulang Himala. Paano mo gagawin? Subukan nga natin. Ito halimbawa ang camera. Gusto mo tumayo? Gusto mo hysterical? Hindi. Depende kung ang iyong nararamdaman. 4, 3, 2, 1, go! Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Walang himala! Okay. Maganda. Diba? Hindi maganda, ha? Parang ganun lang, maganda. Parang si Ate V, ha? Oo, diba? Jun-Jun. Jun-Jun. Ibalik mo sa kasi Jun-Jun. Oo. Pero iba, ha? Iba kasi si Ate Guy, diba, tahimik? Oo. Oo.
Si Ate B, hysterical. Oo. Ikaw, hysterical na may kaluluwa. Yes. Yan naman. May diin. May wow. Ganoon. Oo, di ba? Titingnan natin kung gaano kadiin pag ginawa natin ang fast talk. Ayan. Pero let's do it after the break. Okay. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang fast talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin ang once in her life nangarap maging flight stewardess, si Miss Ai de las Alas. Okay, let's do fast talk. Okay. Pero habang lumalakad ka. Ay, sige. Kasi gusto ko yun eh. Diba? Parang kakaiba. Yes. Parang kakaiba lang. Okay? Sana dito lang iikot. Ah, dito lang. Ikot lang basta ng ikot. Basta ikot lang ikot. Ikot lang ng ikot. Okay. Basta ang vibe, stewardess. Stewardess. Okay. Okay. And our time begins now. Ai o AI? AI. Panglabas, pangloob. Panglabas. Papunta, pabalik. Pabalik. Ibaba, itaas. Taas. Sexy o maganda? Maganda. Concert queen, beauty queen? Concert queen. Nakakatawa, nakakabilib? Nakakabilib. Pilipinas, Amerika? Amerika, mabuting Pilipinas. Asawa, mapagmahal na ina? Pareho. Huling message mo kay Gerald? Sabi ko sa kanya, itim-itim na niya. Choco na batok, batok na choco. Huling pinagtalunan niyo ni Gerald? Wala. Sa trabaho, bawal ang? Ang tamad. Sa friendship, bawal ang? Traidor. Sa pag-ibig, bawal ang? Tatanga-tanga. Sarili o kapwa? Kapwa. Himala o pananampalataya? Pananampalataya. Mapagmahal o mapagkalinga? Mapagkalinga. Mapagpatawad o magkakagawad? Mapagpatawad o magkakagawad? Mapagpatawad. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Oh, now. Kaharap mo ang Panginoon, anong itatanong mo sa Kanya? Lord, sana mas gumanda pa ako ng konti pa kesa ngayon. Char! Hindi. Seriously, what would you ask the Lord? Siguro hindi ako mag-a-ask. Magpapasalamat ako sa Kanya kasi may mga bagay na I don't deserve pero binibigay niya sa akin nang hindi ko hinihingi sa Kanya. Thank you, Lord! You're the best! Ama. Sa dami ng pinagdaanan, the good and the bad. Katulad ng sinabi mo ngayon, kahit hindi ko deserve, ibinibigay ng Lord. Doon sa, lalo na yung mga kontrobersiya na nakita ng publiko, ano yung karanasan mo na nagbigay talaga sa'yo ng pinakamahalagang leksyon? Siguro yung hindi, isa lang to, hindi naman lahat. Okay. Siguro pag yung may kaaway ka, lalong-lalo na yung ex-husband mo, huwag mo siyang sisiraan or aawayin sa publiko kasi darating yung time na pag hindi ka nagalit, baka dumating yung time na yung anak mo ang galit doon sa tatay nila, which is hindi naman deserve ng tatay nila kasi iba naman ang treatment ng tatay doon sa mga anak kesa trato niya sa'yo nung kayo pa. Ang ganda no? Hindi kasi niya kasalanan. And magsisisi kayo. Pag yung kunyari, hindi ka nagalit, tapos yung anak mo na yung galit. Anak mo yung galit, tapos ayaw niyang i-acknowledge yung father, hindi maganda. In fairness, at least yung mga anak ko, kahit nung araw yung binivisit-visit kasi yung Miguel sa mga anak ko, yung, naku, yung papa niyo, blah, in fairness, mahal na mahal nila yung papa niya. Hindi na nila inabsorb. Siguro sabi lang nila, luka-luka naman tong nanay ko, huwag na namin i-absorb. Pero alam din kasi ng mga anak mo na mahal na mahal na mahal mo sila. Ako naman ang iiyak. Alam ng mga anak mo yun. Kahit anong nangyari sa iyong buhay, kahit ano ang kanilang narinig, nakita nila kung paano mo sila minahal. Yes. Hindi ka talaga nagkulang. Minsan tinatanong ko sila kung nagkulang ba ako or mga anak, ano ba, okay ba akong nanay? Sinasagot naman nila, oo ma, sobra-sobra naman yung binigay mo sa amin. Parang thank you kasi minsan nagdududa ako na baka hindi ako ganun kagaling na nanay. Alam mo, minsan meron ka mga ganun questions. Pero in fairness naman, sabi nila, Mama, the best ka, ganyan. Aileen, what have you become dahil sa iyong dalawang ina? I think... Kasi isa pa yan sa mga tinawid mo, yes, sa buhay mo.
I think I became a strong woman, hindi lang strong woman, but a religious and a believer of God. Yung proseso ng pagpapatawad, paano mo narating yung, I don't know kung tama yung word ko, pagpapatawad sa parehong ina mo? Yung biological na nanay ko, siya yung humingi ng tawad sa akin. Sabi niya, anak, hindi naman talaga kitang gustong ipamigay. Kaya lang, siyempre mahirap kami. Tsaka yung nanay ko, parang alam mo yung matandaan na nangako siya sa nanay ko na pag babae yung naging anak niya, papamigay, ibibigay niya sa auntie ko. Parang aso lang, di ba? Parang pag yung batik-batik, akin na lang. Ha? Parang ganun yung nangyari. So, nung nagsasorry niya, sabi ko, Nay, huwag ka mag-sorry kasi yung pagbibigay mo ng buhay sa akin, hindi mo na kailangan mag-sorry kasi doon, thankful na ako na binigyan mo ako ng buhay. Okay na yun sa akin. So, hindi mo kailangan mag-sorry kasi alam ko naman na mahirap lang tayo kaya kailangan ipamigay mo. Okay na yun. Sabi ko, huwag ka mag-sorry, Nay. So, yun yung ano ko. Kasi parang iba pala ang pakiramdam pag nagsosorry sa'yo yung nanay mo na nagbigay sa iyo ng buhay. Pero ang maganda nun, yung dulo ng mga kwento nila, maayos ang lahat. Mm-mm. If you were to talk to the 18-20-year-old Aileen, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, dapat sinusunod mo yung nanay mo na nung nagsasayaw-sayaw ka sa FEU, sinasabi niya, huwag kang nagpapaa kasi malamig ang semento. Ayan ngayon, ang dami mong ugat. Oo. Ang dami kong ugat? Oo. Sa lahat, sa lahat ng mga boys, ganito, sa lahat ng mga... Ito naman, brother. Aileen, sa lahat ng mga boys na nagmahal at minahal ka, at sa lahat ng mga boys na hindi ka pinansin, ano ang nais mong sabihin sa kanila? It's your loss. Yeah. Lumabas yung accent. Yeah. Pero pag isa, wag na kayo ulit hihingi ng lechon. Chika lang. Alam mo, ikaw. Ikaw ba, ama, nahingan ka na ng lechon? Oo. Ilan ang binigay mo? Ako? Isa lang. Isa lang? Oo. Sabi ko, bakit kayo nagpipiesta? Bakit kayo humingi ng lechon? Di, huwag na kayo magpiesta. Hindi, kasi ni pangako ko kay mama eh. Pero, nagbigay pa rin. Ang lechon. Ikaw rin, ilan lechon na bigay mo? Isa lang. Mama Tay? Oo, huwag ka nang magtanong. Ikaw naman. Ay, nako. Huling katanungan. Nama. Ano ang iyong pinakamalaking achievement sa buhay mo? Ako? As of now. I mean, of course, counting ika nga ng mga achievements. Oh, I think the biggest achievement na na-acquire ko sa buhay ko ay ang pagiging isang mabuting ina at asawa. Ganda. Kasi diba, sabi nila, ang popularidad nawawala yan, ang kasikatan nawawala yan. Pero pag namatay ka, yung pagiging mabuting tao mo, mabuting ina mo, at mabuting asawa mo, yun ang sasabihin ng tao sa'yo. Hindi naman nila sa'yo. Sino nga ba yung, ano, yung sikat na si ganyan? Ako, nakalimutan ko na eh. Pero diba, pag ay, naku yan, si ano, mabuting ina yan. Mahal-mahal niya yung anak niya. Naku, si ganito, ganyan yan. Diba, ganun yun? At dahil dyan, may bulaklak ka. Salamat, ama. Ganda naman. Nay Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at buhay araw-araw. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag, say thank you. And just one, isa lang. Do one good thing a day. And make this world a better place. Goodbye for now and God bless.